Ang pahayag kay Juan. Unang kabanata. Ito ang pahayag na ibinigay ng Diyos kay Hesukristo at kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel na isinugo niya. Ang layunin ng paghahayag na ito'y ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Ito ang patotoo ni Juan sa lahat ng nakita niya tungkol sa mensahe ng Diyos na ipinahayag naman ni Hesukristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito, at tumutupad sa nasusulat dito. Sapagkat ang lahat ng ito'y malapit nang maganap. Buhat kay Juan para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asya. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. At mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono. At mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang muling nabuhay at pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang lahi ng mga pari na naglilingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Hesukristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga ulap at makikita siya ng lahat, pati na ng mga sumaksak sa kanyang tagiliran. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganoon nga ang mangyayari. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid at kasama sa paghihirap at pagtitiis na nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos sapagkat ipinahayag ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Noon ay araw ng Panginoon. Nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Sabi niya, isulat mo ang iyong nakikita at ipadala mo sa 7 iglesia, sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang tao, nakadamit ng hanggang sako at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niebe, at ang kanyang mga mata ay parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab at parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinig. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabila'y may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na bumagsak sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako'ng simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay.
kaya't isulat mo ang iyong nakita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa pagkatapos nito. Ito ang kahulugan ng pitong bituing hawak ko at ng pitong ilawang ginto. Ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia at ang pitong ilawang ginto ay ang pitong iglesia. Ikalawang kabanata. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtityaga. Alam kong hindi mo kinukonsinting masasama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinungaling. Alam ko rin matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Ngunit isang bagay ang ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mo muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa hinalalagyan ang iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapupuotan mo rin tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na nasa paraiso ng Diyos. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Esmirna. Ito ang ipinasasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Nalalaman ko ang mga pagsubok na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga hindi tunay na udyo. Ngunit ang totoo, sila'y mga kampon ni Satanas. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang darasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan. At gagantimpalaan kita ng maluwalhating buhay. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng pangalawang kamatayan. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng matalas na tabak na sa magkabilay may talim. Nalalaman ko kung saan ka nakatira, sa lugar na pinaghaharian ni Satanas. Ngunit nananatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikuran ang iyong pananalig sa akin. Kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin dyan sa gitna ninyo sa bayang tinitirhan ni Satanas. Ngunit may hinanakit ako sa iyo. May ilang sa inyo na sumusunod sa turo ni Balaam na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita upang magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan at gumawa sila ng mga kaalayan. May ilang din sa inyong sumusunod sa turo ng mga Nicolaita. Kaya nga, pagsisihan ninyo at naligtan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupunta ko dyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong yun sa pamamagitan ng tapak na lumalabas sa aking bibig. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong pagkain mula sa langit. Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sinumang nakakaalam maliban sa tatanggap niyon. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Thyatira. Ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtityaga. Nalalaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Ngunit ito ang masasabi ko laban sa iyo.
Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta, na magturo at linlangin ang aking mga lingkod upang gumawa sila ng kahalayan at kumain ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at taligtan ang mahalay na pamumuhay. Ngunit ayaw niya. Kaya nga magkakasakit siya ng malubha, pati ang mga kasama niya sa pangangalo niya. Naranas sila ng matinding hirap kung hindi nila pagsisisihan at tatalikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling niya. Papatayin ko rin ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na ako ang nakakaalam sa puso't isip ng mga tao. Gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Ngunit para sa ibang mga taga-Tiatira na hindi nakinig sa masamang turo ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na mananalig na lihim ni Satanas, ito ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo bibigyan ng pasakit. Ngunit manatili kayong tapat sa akin hanggang sa pagdating ko. Sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng kamay na bakal at tuturugin niya ang mga bansa na parang mga palayo. Ibinibigay ko ito kung paanong ibinigay ito sa akin ng ama. Ibibigay ko rin sa kanya ang tala sa umaga. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ikatlong kabanata. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi ng nagtataglay ng pitong Espiritu ng Diyos at ng pitong bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Kaya't gumising ka, pag-alabin mo ang mga katangiang nalalabi pa sa iyong buhay upang hindi ito tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi maganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon at pagsisihan mo taliktaan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ko dyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ngunit may ilan sa inyo dyan sa Sardis na nag-ingat na mapanatiling malinis ang kanilang damit. Kaya't kasabay ko silang maglalakad na nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan, ang may hawak ng susi ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong mahina ka, ngunit sinusunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ng kahit sino. Tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampon ni Satanas na nagpapanggap ng mga Hudyo, ngunit hindi naman at sa halip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita sapagkat nagtiyaga ka gaya ng iniuutos ko sa iyo. Iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Darating ako sa lalong madaling panahon. Ingatan mo ang mga tagubiling ko sa iyo upang hindi maagaw ninuman ang iyong gantimpala. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya maaalis doon magpakailanman. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Ang lahat ng may pandinig ay makinig
sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi, at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig o mainit. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit o malamig, isusuka kita. Sinasabi mo, ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalaman ikaw ay kawawa, kahabag-habag, mahirap, bulag at humad. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiyawang kaubaran, at ng gamot sa mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo at talikdan ang iyong mga kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at kumakatok. Kung diringgin ni naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magsasalo kami sa pagkain. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking ama sa kanyang trono. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ika-apat na kabanata. Pagkatapos kong masaksihan ng mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang bukas na pinto, at muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trompeta na ang sabi sa akin, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga mangyayari pa pagkatapos nito. At biglang napailalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang isang trono, at doon ay may nakaupo. Ang anyo niya ay maningning na parang mahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing nagniningning na parang esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid naman dito ang 24 pang trono, at may nakaupo roong 24 na pinuno na nakadamit ng puti at may koronang ginto sa kanilang ulo. Mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat, kasabay ng mga ugong at mga kulong. Sa harap ng trono ay may 7 nagniningas na sulok. Ito ang 7 Espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono ay may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal. Sa 4 na panig ng trono ay may 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa kanilang harap at likod. Ang unang buhay na nilalang ay katulad ng leon. Katulad naman ng baka ang pangalawa. Kamukha ng tao ang pangatlo. At katulad naman ng agilang lumilipad ang pang-apat. Ang bawat isa ay may tig-a-anim na pakpak at punong-puno ng mga mata sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila sa araw at gabi. Banal! Banal! Banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating. Tuwing umaawit ng papuri, parangal at pasasalamat ang 4 na buhay na nilalang sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman. Ang 24 na pinuno naman ay nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon. Ang nabubuhay magpakailanman. Iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, aming Panginoon at Diyos,
karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili. Ikalimang kabanata. Nakita ko sa kanang kamay ng nakaupo sa trono ang isang kasulatang nakarolyo na may sulat ang loob at labas at sinarhan ng 7 selyo. At nakita ko rin ang isang makapangyarihang anghel na nagtanong ng malakas, "Sino ang karapat-dapat na sumira sa mga selyo at magbukas sa kasulatang nakarolyo?" Ngunit wala ni isa man maging sa langit, maging sa lupa, o sa ilalim ng lupa na makapagbukas o makatingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan akong umiyak dahil walang natagpo ang karapat-dapat na magbukas at tumingin sa nilalaman niyon. Kaya sinabi sa akin ang isa sa mga pinuno, "Huwag kang umiyak! Tingnan mo! Ang leon mula sa lahi ni Huda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang sumira sa 7 selyo at magbuka sa kasulatang nakarolyo." Pagkatapos, nakita ko sa pagitan ng mga pinuno at ng tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang ang isang korderong nakatayo na parang pinatay na. Ito'y may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakarolyo sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na pinuno. Bawat isa'y may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Inawit nila ang isang bagong awit. "Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakarolyo at sumira sa mga selyo niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pare para maglingkod sa ating Diyos, at sila'y magahari sa lupa." Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng di mabilang na mga anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa 4 na buhay na nilalang at sa mga pinuno. Umaawit sila ng malakas, "Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, parangal, papuri at paggalang." At narinig kong umaawit ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat, lahat ng naroon. "Ibigay sa nakaupo sa trono at sa kordero ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman." At sumagot ang 4 na nilalang na buhay, "Amen!" At nagpatira pa ang mga pinuno at nagsisamba. Ika-6 na kabanata. Nakita kong sinira ng kordero ang una sa 7 selyo. At narinig kong kasing lakas ng kulog na sinabi ng isa sa 4 na buhay na nilalang, "Handa!" At nakita ko ang isang kabayong puti na ang sakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y humayo upang patuloy na manako. Sinira ng kordero ang 2 selyo at narinig kong sinabi ng 2 buhay na nilalang, "Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang sakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpataya ng mga tao.
binigyan siya ng isang malaking tabak. Sinira ng kordero ang pangatlong selyo. At narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, "Halika!" Isang kabayong itim ang nakita. May hawak na timbangan ang sakay nito. May narinig akong parang isang tinig buhat sa kinaroroonan ng apat na buhay na nilalang na nagsabi, "Isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho. At tatlong takal na sibada lamang ang mabibili sa ganon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng ulibo at ang alak." Sinira ng kordero ang pang-apat na selyo. At narinig kong sinabi ng pang-apat na buhay na nilalang. Ang nakita ko na may isang kabayong matudla ang kulay. Ang pangalan ng sakay nito'y Kamatayan. At kasunod niya ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihan sa ika-apat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, guto, salot, at mababangis na hayop. Sinira ng kordero ang panlimang selyo at nakita ko sa ilalim ng dambana ang kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at sa matapat na pagsaksi nila dito. Ubus lakas silang sumigaw. "O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, huwag na po ninyong patagalin ang paghatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin." Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo na papatayin ding tulad nila. At sinira ng kordero ang pang-anim na selyo. Lumindol ng malakas ang araw ay nang itim na parang damit na panluksa at ang buwan ay naging kasimpula ng tuko. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin para mga bubot na bunga ng ikos kung binabayo ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang ni Rolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga pulo. Nagtago sa mga yungib at sa pagitan ng mga bato sa bundok ang mga hari sa lupa. Ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan at lahat ng tao, alipin man o balaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, "Tabunan ninyo kami para makubli kami sa bukana ng mga puno trono at makaiwas sa puno ng kundero sapagkat dumating na ang malaking araw ng pagbubus nila ng kanilang puno at sino ang makakatagal." Ikapitong Kabanata. Pagkatapos nito, may nakita naman akong apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang apat na hangin upang wag munang umihip sa lupa, sa dagat, o sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. "Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa natin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos." At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lahi ng Israel. Sa lahi ni Huda, 12,000. Sa lahi ni Ruben, 12,000.
sa lahi ni Gad, 12,000. Sa lahi ni Aser, 12,000. Sa lahi ni Neftali, 12,000. Sa lahi ni Manases, 12,000. Sa lahi ni Simeon, 12,000. Sa lahi ni Levi, 12,000. Sa lahi ni Isakar, 12,000. Sa lahi ni Zabulon, 12,000. Sa lahi ni Jose, 12,000. Sa lahi ni Benjamin, 12,000. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sinasabi nila ng malakas, "Ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaupo sa trono!" Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono at ng mga pinuno at ng apat na nilalang na buhay. At sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Sabi nila, "Amen! Sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at lakas magpakailanman. Amen!" Tinanong ako ng isa sa mga pinuno, "Sino ang mga taong nakadamit ng puti? At saan sila nanggaling?" "Ginoo, kayo po ang nakakaalam," ang sagot ko. At sinabi niya sa akin, "Sila ang mga nagtagumpay sa gitna ng matinding paghihirap. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ang kukupkup sa kanila. Hindi na sila magugutom ni mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw ni mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang kordero nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata." Ikawalong kabanata. Nang sirain ang kordero ang ikapitong selyo, naghari sa langit ang katahimikan sa loob ng halos kalahating oras. Pagkatapos nito'y nakita ko ang pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trumpeta ang bawat isa sa kanila. Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo naman sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kalakip ng dalangin ng mga pinili ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel, unti-unting tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kalakip ng dalangin ng mga pinili ng Diyos. Pagkatapos, ang anghel ay kumuha ng mga baga sa dambana, inilagay sa sunugan ng insenso at inihagis sa lupa. At biglang kumulog, nagkaingay, kumidlat at lumindol. At humanda ang pitong anghel upang hipan ang kanilang trompeta. Hinipan ang unang anghel ang kanyang trompeta at umulan ng yelo at apoy na may kahalong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Hinipan ang ikalawang anghel ang kanyang trompeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat.
Hinipan ng ikatlong anghel ang kanyang trompeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Hinipan ng ikaapat na anghel ang kanyang trompeta at napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ng buwan at ng mga bituin. Kaya't nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw. Ikasyam na kabanata. Hinipan ng ikalimang anghel ang kanyang trompeta at nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin. Ibinigay sa bituin ang susi ng banging napakalalim. Binuksan ang bituin ang bangin at may lumabas na makapal na usok tulad ng usok ng malaking hurno. Kaya't nagdilim ang araw at ang himpapawid. May naglabas ang mga balang mula sa usok at kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang manakit tulad ng alakdan. Ipinagpili sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy o anumang halaman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang noo ang sasaktan nila. Hindi pinahintulutan ng mga balang na patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lamang sila sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirot na dulot ng mga balang na ito. Sa loob ng panahong iyo'y hahanapin ang mga tao ang kamatayan, ngunit hindi nila ito makikita. Iibigin nilang mamatay, ngunit lalayuan sila ng kamatayan. Ang mga balang ay parang mga kabayong handa sa pakikipagdigmak. Sila ay may putong na parang koronang ginto at parang mukha ng tao ang kanilang mukha. Parang buhok ng babae ang kanilang buhok at parang ngipin ng leon ang kanilang ngipin. Natatakpan ng parang mga baluting bakal ang kanilang dibdib. At ang tunog ng kanilang pakpak ay parang dagundong ng mga karwahing hila ng mga kabayong papunta sa labanan. Sila ay may buntot na may tulis gaya ng sa alakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit ng mga tao sa loob ng 5 buwan. Ang hari nila ay ang anghel na bantay sa banging napakalalim. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon at sa wikang Griego'y Apollyon. Nakaraan na ang unang lagim. 2 pa ang darating. Hinipan ng 6 na anghel ang kanyang trompeta at nakarinig ako ng tinig mula sa mga sulok ng damban ng ginto na nasa harapan ng Diyos. Iniutos nito sa anghel na may trompeta. Kalaban mo ang 4 anghel na nakagampo sa tabi ng malaking ilog Euphrates. At pinalaya ang 4 anghel upang patayin nila ang 3 bahagi ng sangkatauhan. Talagang inihanda sila para sa oras, araw, buwan at taong ito. Sinabi sa akin na ang bilang ng hukbong nakakabayo ay 200 milyon. Nakita ko sa pangitain ng mga kabayo at ang mga dibdib ng mga sakay nito ay may mapulang panangga na gaya ng apoy, asul na gaya ng safiro at dilaw na parang asupre. Parang ulo ng leon ang ulo ng mga kabayo. Bumubuga ng apoy, usok at asupre ang kanilang bibig. Ang 3 salot na pumatay sa 3 bahagi ng sangkatauhan ay ang apoy,
usok at asupre na mula sa kanilang bibig. Ang kapangyarihan ng mga kabayo'y nasa kanilang mga bibig at nasa kanilang mga buntot na parang ahas at may ulo na siyang ginagamit nila sa pananakit. Ang natira sa sangkatauhan na hindi namatay sa mga salot na ito'y hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod ni tumigil ng pagsamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyos ang ginawa ng kanilang kamay. Mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na di nakakakita, nakakarinig o nakakalakad man. Ni hindi rin nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, pangkukulam, kahalayan at pagnanakaw. Ikasampung kabanata. Pagkaraan ito, nakita ko ang isa pang makapangyarihang anghel na bumababa mula sa langit. Siya'y nababalot ng ulap at may bahaghari sa kanyang ulunan. Nagniningning na parang araw ang kanyang mukha at parang mga haliging apoy ang kanyang mga binti. May tangan siyang isang maliit na kasulatang nakabukas. Itinuntong niya sa dagat ang kanyang kanang paa at sa lupa naman ang kaliwa. Sumigaw siya at ang kanyang tinig ay parang atungal ng leon. Tinugon siya ng dagundong ng pitong kulog. Nang matapos ang dagundong ay isusulat ko sana ang aking nasaksihan. Ngunit narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsabi, "Ilihim mo ang sinabi ng pitong kulog. Huwag mo nang isulat." At itinaas ng anghel na nakita kong nakatuntong sa dagat at sa lupa ang kanyang kanang kamay. At nanumpa sa ngalan ng Diyos na nabubuhay magpakailanman. At lumikha ng langit, lupa, dagat at ang lahat ng naroroon. Sinabi ng anghel, "Hindi na magtatagal sa araw na hipan ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta. Isa sa gawa na ng Diyos ang lihim niyang plano gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta na kanyang mga lingkod." Pagkatapos ay kinausap akong muli ng tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. "Lumapit ka sa anghel na nakatuntong sa dagat at sa lupa at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas." Nilapitan ko nga ang anghel at hiningi ang kasulatan. Sinabi niya sa akin, "Kunin mo ito at kainin. Mapait yan sa sikmura. Ngunit sa bibig mo'y kasing tamis ng pulot pukyutan." Inabot ko nga at kinain ang maliit na kasulatan. Matamis nga yon na parang pulot pukyutan sa bibig. Ngunit nang malunukunay, pumait ang aking sikmura. At sinabi nila sa akin, "Kailangang ipahayag mong muli ang mga ipinasasabi ng Diyos tungkol sa mga tao, bansa, wika at mga hari." Ikalabing isang kabanata. Pagkatapos, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabi, "Tumindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana. At bilangin mo ang mga sumasamba roon. Ngunit, huwag mo nang sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo, sapagkat ibinigay na yon sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Hindi nila igagalang ang banal na lunsod sa loob ng 42 buwan." Ipadadala ko ang 2 saksi na nakadamit ng sako, at sa loob ng 1,260 araw, ay ipapahayag nila ang mensaheng mula sa Diyos. Ang mga saksing ito ay ang 2 punong ulibo at 2 ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, may lalabas na apoy sa bibig nila at tutupukin nila ang kanilang mga kaaway. Sa ganoong para ay mamamatay ang mga magtatangkang manakit sa kanila. May kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng mensaheng mula sa Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig
at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aaho ng halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw. At ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lunsod na ang patalinghagang pangalan ay Sodoma o Ehipto, kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 kalahating araw, ang kanilang mga bangkay ay panonoori ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa, at hindi papayag ang mga ito na mailibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng 2 saksi. Magdiriwang sila at magbibigaya ng mga regalo sapagkat ang 2 propetang iyon ay nagdulot sa kanila ng labis na kahirapan. Pagkalipas ng 3 kalahating araw, sila'y muling binuhay ng Diyos at sila'y tumindig at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit. Umakyat kayo rito! At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit na sakay ng ulap. Lumindol ng napakalakas ng oras ding yon. Nawasak ang 10 bahagi ng lunsod at 7,000 tao ang namatay. Ang mga natirang tao ay natakot at niluwalhati nilang Diyos ng kalangitan. Natapos na ang 2 lagim at malapit na ring mangyari ang 3. Hinipan ng 7 anghel ang kanyang trompeta at mula sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, "Ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na sa Kristong ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman!" At ang 24 na matatandang nakaupo sa kani-kanilang trono sa harapan ng Diyos ay nagpatirapa at sumamba sa Kanya. Sinabi nila, "Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan at sa nakaraan, nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan at nagpasimula ka ng maghari. Nagngingit-ngit ang mga di kumikilala sa iyo dahil sa dumating na ang panahon ng iyong poot, ang paghatol sa mga patay at pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo at sa iyong mga hinirang sa lahat na may takot sa iyo, dakilam at hamak. Panahon na upang lipulin mo ang mga sumira sa sanlibutan." Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kapalang tipan sa loob. Pagkatapos ay gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog, narinig ang malalakas na ingay, lumindol at umulan ng yelo. 12 kabanata. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang tanda. Isang babaeng nadadamitan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay. At may korona ang bawat ulo. Kinalatkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis sa mga iyon sa lupa. Pagkatapos, tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. Babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas papunta sa ilang
sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Pagkaraan ito'y nagkaroon ng digmaan sa langit. Pinamunuan ni Miguel ang kanyang mga anghel sa pakikipaglaban sa dragon at sa mga kampo nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampo at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampo. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos! Ipinamalas na niya ang kaniyang lakas bilang hari! Ipinamalas din ni Kristo ang kaniyang kapangyarihan! Sapagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin! Nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan sapagkat hindi nila pinanghinayangan ang kanilang buhay. Kaya't magalak ang kalangitan at lahat ng naninirahan diyan. Ngunit kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya." Nang makita ng dragon na itinapon siya sa lupa, hinabol niya ang babaeng nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit ang babae ay binigyan ng mga pakpak ng malaking agila upang makalipad papunta sa ilang. Doon siya itatago sa loob ng 3.5 taon upang maligtas sa pananalakay ng ahas. Kaya't ang ahas ay nagbuga ng tubig na parang ilog upang tangayin ang babae. Subalit bumuka ang lupa at hinigop ang tubig na ibinuga ng dragon. Kaya't naligtas ang babae. Sa galit ng dragon, pinalingan niya ang nalalabing lahi ng babae upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos at nananatiling tapat sa katotohanan inihayag ni Jesus. At ang dragon ay tumayo sa dalampasigan. 13. Pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. May korona ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang isang pangalang, Lumalait sa Diyos. Ang halimaw ay parang leopardo, ngunit ang mga paa niya ay tulad ng mga paa ng oso at ang bibig ay parang bunganga ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na halos ikamatay, ngunit gumaling ito. Namangha ang buong daigdig sa nangyaring ito at nagsisunod sila sa halimaw. Sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw. Sino ang makakatulad sa halimaw? Sinong makakalaban sa kanya? Sabi nila, pinahintulutan ng halimaw na magyabang, manlait sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilait nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos at ang lahat ng nakatira doon. Pinahintulutan din siyang digmain at talunin ang mga pinili ng Diyos at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, bayan, wika at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa,
maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magmula pa ng likhain ng sanlibutan, ang aklat na ito'y iniingatan ng korterong pinatay. Kung kayo'y may pandinig, makinig kayo. Ang sinumang itinagdang mabihag ay mabibihag nga. Ang itinagdang mamatay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Kaya't kailangang magpakadatag at maging tapat ang mga inirang ng Diyos. At nakita ko ang isa pang halimaw na lumitaw sa lupa. May dalawang sungay ito na tulad ng mga sungay ng isang batang tupa. Ngunit ang kanyang tinig ay parang tinig ng dragon. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw upang ipatupad ang kagustuhan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na nasugatan ng malubha, ngunit gumaling na. Kahanga-hanga ang mga kababalaghang ginawa ng pangalawang halimaw. Nagpaulan siya ng apoy mula sa langit at ito'y nasaksihan ng mga tao. Nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak, ngunit muling gumaling. Ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw. Kaya't nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Sa pilitang pinatataka ng ikalawang halimaw na ito, ang lahat ng tao sa kalang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas niyon. Kailangan dito ang talino. Maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y katumbas ng pangalan ng isang tao. Ang bilang ay 6, 6, 6. Kalabing apat na kabanata. Tumingin ako at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sayon kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na sinlakas na mga alon sa dagat at nagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko'y parang tugtugan ng mga alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at sa harap ng apat na nilalang na buhay at sa harap ng mga pinuno. Walang makaunawa sa awit na yon kundi ang 144,000 na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga lalaking na natiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero, saan man siya magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan. Dala ang walang katapusang magandang balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lahi, wika at bayan. Sinabi niya ng malakas, "Matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin siya, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin niyo ang Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at mga bukal ng tubig." Sumunod ang ikalawang anghel na nagsasabi, "Bumagsak na! Bumagsak na ang dating makapangyarihang Babylonia!
Ninainom niya ang lahat ng tao ng alak ng pagkahumaling sa kanyang kahalayan. Sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw ng malakas. Sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o kamay ay paiinumin ng Diyos ng alak ng kanyang puot na walang halong ibinuo sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Ang apoy na nagpapahirap sa kanila ay mag-aalap pagpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natatakan ng kanyang pangalan. Kailangang magpakatatag ang mga pinili ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananampalataya kay Jesus. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Isulat mo, mula ngayon, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Tunay nga," sabi ng Espiritu, "matatapos na ang kanilang paghihirap, sapagkat ang kanilang ginawa ang magpapatunay sa kanilang katapatan." Tumingin uli ako at nakita ko naman ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang kamukha ng anak ng tao. May koronang ginto at may hawak na isang matalim na karit. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap. "Gamitin mo na ang iyong karit. Lumabas ka na. Sapagkat panahon na, inaalaanihin sa lupa." Ginamit nga ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at ginapas ang dapat anihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas mula sa templo sa langit. May hawak din siyang matalim na karit. Lumabas mula sa dambana ang isa pang anghel. Siya ang namamahala sa apoy sa dambana. Sinabi niya sa anghel na may matalim na karit, "Gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa, sapagkat hinugna ang mga ito." Kaya't ginamit ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas at inihagis sa pisaan. Ang pisaang ito ay larawan ng matinding puot ng Diyos. Pinisa sa labas ng bayan ang mga ubas at mula sa pisaan ay bumaha ng dugo. May 300 kilometro ang haba at 5 talampakan ang lalim. Ika-15 kabanata. Nakita ko ang isa pang kagilagilalas na pangitain sa langit. May 7 anghel na may dalang 7 salot. Ito ang mga panghuling salot, sapagkat dito magwawakas ang puot ng Diyos. May nakita akong parang dagat na kristal na nagliliyam. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito at sa nagtataglay ng bilang nakatumbas ng kanyang pangalan. Nakatayo sila sa dagat na kristal. Hawak ang mga alpang bigay sa kanila ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O Hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Pagkatapos nito'y nakita ko rin bumukas ang templo sa langit, ang toldang tipana ng Diyos at ng tao. Lumabas mula sa templo ang 7 anghel na may dalang 7 salot. Nakasuot sila ng malinis na linong nakakasilaw sa kaputian at may gintong pamigkis sa dibdib. Ibinigay sa kanila ng isa sa 4 na nilalang na buhay
ang 7 mangkok na ginto na punong-puno ng poot ng Diyos na nabubuhay magpakailanman. Ang templo ay napuno ng usok na nagmumula sa kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos, at walang makapasok sa templo hanggat hindi natatapos ang 7 salot na dala ng 7 anghel. Ika-16 na kabanata. Mula sa templo'y narinig ko ang isang malakas na tinig na nag-uutos sa 7 anghel. Lumakad na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang poot ng Diyos na laman ng 7 mangkok. At umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok. At nagkaroon ng mahahapdi at nakakapandiring sugat ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa kanyang larawan. Ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat, at ang tubig ay naging parang dugo ng patay, at namatay ang lahat ng nilikhang nabubuhay sa dagat. Ibinuhos ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal, at naging dugo rin ang mga ito. At narinig kong sinabi ng anghel na namamahala sa mga tubig, "Ikaw ang matuwid na nabubuhay ngayon at noong una, ang banal, sapagkat hinatulan mo ang mga bagay na ito. Ang mga nagpadanak ng dugo ng mga pinili at ng mga propeta ay binigyan mo ng dugo upang kanilang inumin. Iyan ang nararapat sa kanila." At narinig ko mula sa dambana ang ganitong pananalita, "Oo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang mga hatol mo." Ibinuhos ng 4 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw, at ito'y binigyan ng kapangyarihang sunugin ang mga tao sa tindi ng kanyang init. Nasunog nga sila, ngunit sa halip na magsisi at talikdan ang kanilang mga kasalanan at magpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong mga salot. Ipinuhos ng 5 anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw, at nagdilim ang kaharian nito. Napakagatlabi sa kirot ang mga tao, at nilapastangan nila ang Diyos dahil sa dinaranas nilang hirap at tinamong mga sugat. Ngunit hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. Ibinuhos ng 6 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog at nagkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. At nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon at ng halimaw at ng huwad na propeta ang 3 karumal-dumal na espiritong mukhang palakap. Ang mga ito'y mga demonyong nakakagawa ng kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makinig kayo! Ako'y darating na parang magnanakaw. Mapalad ang nanatiling kising at nakapihis na. Hindi siya lalakad ng ubad at di mapapahiya sa harap ng mga tao. At ang mga hari ay tinipo ng mga espiritu sa lugar na tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreo. Ibinuhos ng 7 anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid. At may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo, "Naganap na!" Kumidlat, kumulog, at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Talagang napakalakas. Nahati sa 3 bahagi ang malaking lunsod at nawasak ang lahat ng lunsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babilonya. Pinainom siya ng alak ng matinding poot ng Diyos. Nawala ang lahat ng pulo. Gumuho ang lahat ng bundok.
umulan ng malalaking tipak ng yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo ang bawat isa at nabagsakan ang mga tao. At nilapastangan ang mga tao ang Diyos dahil sa nakakapangilamot na salot na dinaranas nila. Kalabimpitong kabanata. Pagkatapos, ang isa sa pitong anghel na may dalang pitong mangkok ay lumapit sa akin at sinabi niya, "Halika, ipapakita ko sa iyo kung paano parurusahan ang reyna ng kahalayan na nakaupo sa ibabaw ng maraming ilog. Ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa babaeng ito at nilasing niya sa alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng tao sa sanlibutan." Noon ay nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa dakong ilang. Nakita ko roon ang isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang lahat ng paglapastangan sa Diyos. Ang damit ng babae ay kulay ube at pula. Ang kanyang mga alahas ay ginto, mahahalagang bato at perlas. Hawak niya ang isang gintong kopa na puno ng kanyang kasumpasumpang mga gawa at kahiyahiyang pangangalo niya. Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan. "Ang tanyag na Babylonia, ang ina ng mga nangangalo niya at ng lahat ng kahalayan sa lupa." At nakita kong lasing ang babaeng ito sa dugo ng mga hinirang at ng mga martir, ang mga pinatay dahil kay Jesus. Nanggilalas ako nang makita ko siya. "Bakit ka nanggilalas?" tanong sa akin ng anghel. "Sasabihin ko sa iyong kahulugan ng babae at ng sinasakyan niyang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. Ang halimaw na nakita mo ay buhay nung una, ngunit patay na ngayon. Muli itong lilitaw buhat sa banging napakalalim at tuluyang mapapahamak. Ang mga taong nabubuhay sa lupa na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula pa nang likhain ang sanlibutan ay magugulat kapag nakita nila ang halimaw sapagkat pinatay na siya, ngunit muling lilitaw. Kailangan dito ang talino at pangunawa. Ang 7 ulo ay ang 7 puntok na inuupuan ng babae. Inilalarawan din ito ang 7 hari. Bumagsak na ang 5 sa kanila, naghahari pa ang isa, at ang huli ay hindi pa dumarating. Pagdating niya, sandali lamang siyang maghahari. At ang halimaw na buhay noong una, ngunit ngayon wala na, ay isa sa 7 hari at siyang magiging 8. Siya ay mapapahamak. Ang 10 sungay na nakita mo ay 10 haring hindi pa nagahari, ngunit mamamahala silang kasama ng halimaw sa loob ng 1 oras. Iisa ang layunin ng 10 ito. At ipapailalim nila sa halimaw ang kanilang kapangyarihan at karapatan. Makikidigma sila laban sa kordero, ngunit sila'y matatalo nito, sapagkat ito ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na tagasunod." Sinabi rin sa akin ng anghel, "Ang nakita mong mga ilog na kinauupuan ng babae ay mga lahi, mga bansa at mga wika. Ang 10 sungay na nakita mo at ang halimaw ay mapupuot sa reyna ng kahalayan. Aagawin nila ang lahat ng ari-arian nito at iiwanan siyang hubad. Kakainin nila ang kanyang laman at susunugin ang matitira. Niloob ng Diyos na sila'y magkaisa at ipailalim nila sa halimaw
ang kanilang karapatan at kapangyarihan. Hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos, ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lunsod na sinusunod ng mga hari sa lupa. 18 kabanata. Pagkatapos nito, nakita kong bumababa mula sa langit ang isang anghel na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaluwalhatian. Ubus lakas siyang sumigaw. Bumagsak na! Bumagsak na ang tanyag na Babilonia. Ngayon ay tahanan na lamang siya ng mga demonyo bilang guan ng masamang espiritu, ng maruruming ibon at ng marurumi at kasuklam-suklam na mga hayop. Sapagkat pinainom niya ng alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng bansa. Nakiapid sa kanya ang mga hari sa lupa at ang mga mangangalakal sa buong daigdig ay yumaman sa kanyang mahalay na pamumuhay. Narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, "Umalis ka sa Babilonia, bayang ko. Huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan upang hindi ka mapalusahang kasama niya, sapagkat abot na hanggang langit ang mga kasalanan niya at hindi nalilimutan ng Diyos ang kanyang kasamaan. Gawin ninyo sa kanya ang ginawa niya sa inyo. Gumanti kayo ng higit pa sa kanyang ginawa. Punuin ninyo ang kanyang kopa ng inuming higit na mapait kaysa inihanda niya sa inyo. Kung paano siya nagmataas at nagpasasa sa kalayawan, palasapin ninyo siya ng ganoon ding pahirap at kapighatian. Sapagkat lagi niyang sinasabi, Reyna akong tinatanghal, hindi ako biyuda, hindi ako daranas ng kasawian kailanman. Dahil dito, sabay-sabay na daragsa sa kanya ang mga salot sa loob ng isang araw. Sakit, dalamhati at tanggutom, at tutupukin siya ng apoy, sapagkat makapangyarihan ang Panginoong Diyos na humahatol sa kanya. Tatangis at iiyak ang mga haring nakiapid sa kanya at nagpasasa sa kalayawan sa piling niya. Habang tinatanaw nila ang usok ng nasusunog na lunsod, tatayo lang sila sa malayo sapagkat takot silang madamay sa dinaranas niyang parusa. Sasabihin nila, Kalagim-lagim! Kalagim-lagim ang dakilang Babilonia! Ang matatag na lunsod! Sa loob lamang ng isang oras ay naganap ang parusa sa dakila at makapangyarihang lunsod ng Babilonia! Dahil sa kanya'y tatangis din at magdadalamhati ang mga mangangalakal sa daigdig, sapagkat wala nang bibili ng kanilang paninda, wala nang bibili ng kanilang mga ginto, pilak, alahas at perlas, mga lino, seda, telang kulay ube at pula, lahat ng uri ng mabangong kahoy, mga kagamitang yari sa pangil ng elepante, mamahaling kahoy, tanso, bakal at marmol. Wala nang bibili ng kanilang sinamon, mga pampalasa, kamanyang, mira at insenso, alak at langis, harina at trigo, mga baka at tupa, mga kabayo at karwahe, mga alipin, at pati buhay ng tao. Wala na ang lahat ng mga bagay na hinagan mo! Ang lahat ng kayamanan mo, pati na ang iyong kagandahan, ay napahamak na kasama mo! At hindi na masisilayan ng mga tao kailanman! Hindi lalapit ang mga mangangalakal na yumaman sa lungsod na iyon, sapagkat takot silang madamay sa kanyang paghihirap. Tatangi sila at magdadalamhati. Sasabihin nila, Nakakapangilabot ang nangyari sa tanyag na lunsod. Dati nadadapitan siya ng lino at telang kulay ube at pula. Napapalubitaan ng mga alahas, ginto at perlas.
Sa loob lamang ng isang oras ay naglahog lahat yun. Mula sa malayo ay tumanaw ang mga kapitan, mga pasahero, at mga tripulante ng mga sasakyang dagat at lahat ng nabubuhay sa pagdaragat. At tinangisan nila ang nasusunog na lungsod habang minamasdan ang usok na nagmumula roon. Walang katulad ng katanyagan ng lungsod na yon! Nagsabog sila ng abo sa kanilang ulo at nanangis. Kalagim-lagim! Kalagim-lagim ang nangyari sa dakilang lungsod! Yumaman ang lahat ng tumigil sa kanyang daungan, ngunit sa loob lamang ng isang oras ay nawalan ng kabuluhan. Magalak ka, O Langit, sa nangyari sa kanya. Magalak kayo, mga hinilang, mga apostol at mga propeta, sapagkat hinatulan na siya ng Diyos dahil sa ginawa niya sa inyo. Isang makapangyarihang anghel ang bumuhat ng isang batong sinlaki ng gilingang bato. Ubus lakas niyang inihagis yon sa dagat at sinabi, "Ganito ay babagsak ang tanyag na lungsod ng Babylonia at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa kanya ang tinig ng mga awit at ang himig ng mga tugtugan ng alpa, plauta at trompeta. Wala nang makikita sa kanyang mga dulubasa at hindi na maririnig ang igay ng mga gilingan. Wala nang kahit isang ilaw na magliliwanag sa kanya. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng mga ikinakasal sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang kanyang mga ngalakal at dinaya niya ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam." Pinarusahan siya sapagkat pinadanak niya ang dugo ng mga propeta, mga hinirang at ng lahat ng pinatay sa sanlibutan. Ikalabinsyam na kabanata. Pagkatapos nito, narinig ko ang tila sama-samang tinig ng napakaraming tao sa langit na umaawit ng ganito, "Purihin ang Panginoon! Ang kaligtasan, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang! Matuwid at tama ang kanyang hatol! Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa mga tao sa lupa sa pamamagitan ng kanyang kahalayan! Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay niya sa mga lingkod ng Panginoon!" Muli silang umawit, "Purihin ang Panginoon! Walang tigil na tataas ang usok na mula sa nasusunog na lungsod!" Ang 24 na pinuno at ang 4 na nilalang na buhay ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono. Sabi nila, "Amen! Purihin ang Panginoon!" May nagsalita mula sa trono, "Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat na mga lingkod niya, maging dakila at hamak, kayong may banal na takot sa kanya." Pagkaraay narinig ko ang parang sama-samang tinig ng napakaraming tao, parang ugong ng malaking talon at dagundong ng mga kulog. Ganito ang sabi ng tinig, "Purihin ang Panginoon, sapagkat nagahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat nalalapit na ang kasal ng kordero. Nakahanda na ang kasintahang babae. Nabihisan na siya ng malinis at puting-puting lino." Ang lino ay sagisag ng mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, "Isulat mo ito. Mapalad ang inanyayahan sa kasalan ng kordero." Idinugtong paniya, "Ito ay tunay na mga salita ng Diyos." Nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya. Ngunit sinabi niya sa akin, "Huwag. Ako may alipin ding tulad mo at tulad ng ibang mga mananampalataya nagpatotoo tungkol kay Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo
sapagkat ang katotohanang ipinahayag ni Jesus ay siyang diwa ng lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Pagkaraan ito'y nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at napuputungan siya ng maraming korona. Nakasulat sa kanyang katawan ang pangalan niya, ngunit siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan iyon. Puno ng dugo ang kanyang kasuutan at ang tawag sa kanya ay Salita ng Diyos. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. May matalim na tabak na lumabas sa kanyang bibig upang gamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng kamay na bakal at paagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng poot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon! Nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Tinawag niya ang mga ibon sa himpapawid. Halika kayo at magkatipon sa malaking handaan ng Diyos. Kainin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga kapitan, ng mga kawal, ng mga kabayo, at ng kanilang mga sakay. Kainin din niyo ang laman ng lahat ng tao, alipin at malaya, hamak at dakila. At nakita kong nagkatipon ang halimaw at ang mga hari sa lupa, kasama ang kanilang mga hukbo, upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo nito. Nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan ito. Inihagis ng buhay sa dagat ng nagliliyab na supre ang halimaw at ang huwad na propeta. Ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo. Nabusog ng husto ang mga ibon sa pagkain ng kanilang mga bangkay. Ikadalawampung kabanata. Pagkatapos ay nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang kasing lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na walang iba kundi ang Diablo o si Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito'y inihagis ng anghel sa banging walang kasing lalim, saka isinara at tinatakan ng pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito'y palalayain siya sa loob ng maikling panahon. At nakakita ko ng mga trono, at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan ito, ni tumanggap ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay bubuhayin din pagkaraan ng 1,000 taon. Mapalad at lubos na pinagpala ang mga nakasama sa unang pagbuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan.
Sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo, at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, ay palalayain si Satanas sa kanyang pagkabilanggo. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo, ang Gog at Magog. Titipunin niya ang mga ito at isasama sa pakikipagdigma. Ang hukbong ito ay magiging sindami ng buhangin sa tabing dagat. Kumalat sila sa buong mundo at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal niyang lunsod. Ngunit umulan ang apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampo ni Satanas. At ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa dagat na apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi, magpakailanman. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak. At binuksan ng mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa dagat na apoy ang kamatayan at ang Hades. Ito ay ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa dagat na apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. 21. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Gayak na gayak siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananatili siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon binabago ko na ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, maasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi pa rin niya sa akin, naganap na! Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng tubig na walang bayad na mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay. At ako'y magiging Diyos niya at siya naman'y magiging anak ko. Subalit managin mang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapin, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling, ang magiging bahagi nila'y sa dagat na asupreng nagliliham. Ito ang pangalawang kamatayan. Ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok na puno ng 7 huling salot
ay lumapit sa akin. Sabi niya, "Halika at ipapakita ko sa iyo ang babaeng mapapangasawa ng kordero." Napasailalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu at ako'y dinala ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwalag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na parang batong hiyas, gaya ng diamanteng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal, mataas, at may 12 pinto. At sa bawat pinto ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lahi ng Israel. May 3 pinto ang bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 pundasyon at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng kordero. Ang anghel na nagsalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lungsod, ang mga pinto at ang pader nito. Parisukat ang ayos ng lungsod. Kung ano ang haba, ay siya ring luwang. Sinukat ng anghel ang lungsod at ang lumabas na sukat ng lungsod ay 2,400 kilometro ang haba at ang luwang. Gayon din ang taas. Sinukat din niya ang pader at 66 na metro naman ang taas nito. Ayon sa panukat na dala ng anghel, batong haspe ang pader at ang lungsod ay lantay na gintong kumikinang na parang kristal. Ang saliga ng pader ay puno ng lahat ng uri ng mahahalagang bato. Haspe ang una, safiro ang ikalawa, calcedonia ang ikatlo, esmeralda ang ikaapat, onise ang ikalima, cornalina ang ikaanim, crisolito ang ikapito, berilo ang ikawalo, topacio ang ikasyam, crisopraso ang ikasampu, hasinto ang ikalabing isa, at amatista ang ikalabindalawa. Perlas ang 12 pinto. Bawat pinto ay yari sa iisang perlas. Purong ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang pinakatemplo doon ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang bigyan ng liwanag ang lungsod sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon. Ang kordero naman ang siyang ilawan. Sa liwanag nito'y lalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Mananatiling bukas sa buong maghapon ang mga pinto ng lungsod sapagkat hindi nasasapit doon ang gabi. Dadalhin sa lungsod ang yaman at dangal ng mga bansa. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito'y ang mga gumagawa ng masama at ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. 22 kabanata. Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nito na sinlinaw ng kristal ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng kordero.
at umaago sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bunga nito'y iba-iba bawat buwan at nakapagpapagaling naman sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Wala doong makikitang anuman na isinumpa ng Diyos. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at masusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Do'y wala ng gabi, kaya't hindi na sila mangailangan pa ng mga ilaw o ng liwanag ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. At sinabi sa akin ng anghel, maaasahan na totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos na nagkaloob ng kanyang espiritu sa mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang mga anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. Makinig kayo! Sabi ni Jesus, darating na ako! Mapalad ang tumutupad sa mga propesiya na nilalaman ng aklat na ito. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ang mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, huwag, ako may alipin ding tulad mo at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. At sinabi rin niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga propesiya na nasa aklat na ito, sapagkat malapit nang maganap ang mga ito. Magpatuloy sa pagpapakasama ang masama. Magpatuloy sa pagpapakarumi ang marumi. Ngunit ang mabuti ay magpatuloy sa pagpapakabuti at ang banal sa pagpapakabanal. Makinig kayo! Sabi ni Jesus, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Subalit may iwan sa labas ng lungsod ang mga makasalanan, ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos Diyosan, at ang mga sinungaling sa salita at sa gawa. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang maningning na tala sa umaga. Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, hali kayo! Lahat ng nakakarinig nito ay magsabi rin, hali kayo! Lumapit ang sinumang nauuhaw. Kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. Ang sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng parusa. Idaragdag sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga propesiyang naririto ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako.
Amen. Sana'y dumating ka na, Panginoong Jesus. Naway makamtan ng lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesus.